Magandang araw po, kabayan. Ang inyong lingkod ka, Gerry Jeronimo sa palatuntunang Ating Alamin. Muli po nagbabalik sa inyo. Ano po? Live po tayo sa Facebook at pag-uusapan po natin ang maraming bagay na may kaugnayan po sa ating kabuhayan. Higit sa lahat, sentro punto, kabayan ko, sa larangan ng pananakahan, pangisdaan at pangingisda, kabayan ko. Okay, magandang araw po sa lahat. Ano po? Ng ating mga nakakasama. Alam po ninyo, marami sa ating mga viewers, mga sobrang limang dekada na po nagkakasama-sama po tayo sa radyo, pagkatapos sa telebisyon at ngayon ay sa social media na, kabayan. Panahon na po ngayon ng internet, kabayan ko. Ano pa kaya ang susunod? Eh sabi nga po ng iba eh, hologram naman para magkakakita-kita po tayo na parang nagkakalapit-lapit, kabayan ko. Okay, kabayan. Sa panahon ito ng pandemic, kabayan ko, medyo gumaganda na ang takbo ng mga pangyayari sa ating bansa, kabayan. Naglalaro na po ayon sa mga dalubhasa at nababalitaan po natin, 2,000 po ang mga kaso, humigit kumulang, ano po. Sana magkatotoo ang sabi po na baka mamatay at mawala ng kusa ang nasabing virus, kabayan. Sa ngayon, sabi ng ilang expert, baka nasa endemic stage na tayo, kabayan ko, at matutulad sa ibang sakit ang nasabing virus, kabayan. Pero dapat magpabakuna na po tayong lahat, kabayan ko, lalong-lalo na yung mga hindi pa vaccinated, ang mga senior, ang mga may problema, kabayan, at yung mga nag-aalinlangan pa, magpabakuna po kayo para less problema po tayo sa ating kapaligiran, kabayan. At saka alam po ninyo, kabayan ko, nasa level 2 na po tayo. Huwag na nating hayaang umabanti pang uli ang nasabing sakit. Ingat lamang po tayo, kabayan. Lagi, ano po, saman tayo magpunta, saman tayo naroroon, mag-ingat po tayo. Okay, mapunta po tayo sa ating topic sa araw na ito. Sana nga po kasama natin si Dr. Rafi Guerrero III, kabayan. Pero nagkakaroon po ng problema ang aming koneksyon, kabayan ko. Pero isasama po natin siya. We will try our best next time, kabayan. Si Rafi Guerrero III, ang dati pong executive director ng PICAMARD, kabayan ko. Okay, mapunta po tayo sa mga topic natin ngayon. May mga request po ukol sa klase po ng seaweeds. Damong dagat, kabayan, na madaling ma-produce at ma-proseso. Alam po ba ninyo, kabayan ko, mayroon po tayo dito sa Pilipinas, kabayan. Oh, alam po ninyo, napapanood ko yung mga serye, ano po, series. Mahilig ako sa mga series ngayon sa telebisyon, kabayan, o sa ano, sa internet, kabayan ko. Mga produkto at pagkain sa bansang Korea, kabayan. Korea. Sabi nga po nyo, sa Korea. Daming klase po na pwedeng gawin sa Pilipinas, kabayan. Kung talagang tutusin, kung anong meron sila, meron din po tayo, marahil nakakahigit pa. National delicacy at food item sa kanila ang tinatawag nilang kimchi. Wala tayo nito. Pero mayroon tayo dito, kabayan ko. Kung di ako nagkakamali, buro. Ano? Burong mangga, ang alam lang natin. At saka burong kanin, kabayan ko. Noodles, pansit, at iba't iba pang mga luto ng karne at isda na mayroon po sila. Alam po ninyo, kung talagang tutusin sa pagkain, medyo sobra pang advanced na po sila. Considering na noong 1950s, kabayan, huli po sila sa lahat ng bagay kung pag-uusapan natin ang relasyon ng Pilipinas at ng Korea, kabayan. Pero alam po ba ninyo, sikat po ang mga Pilipino at ang Pilipinas dyan po sa Korea sapagkat nagpadala po ng expeditionary force ang Pilipinas noong mga 1950s, kabayan ko. At talagang tinulungan po ng husto ang mga kababayan po nating Koreano ron. At nagtayo pa sila ng National Memorial Monument para sa mga Pilipinong sundalo na nagpunta ron, kabayan ko. At ito po ay napakalaking bagay para po sa dalawang bansa na kagaya po ng Korea at ng Pilipinas. Okay, mabalik po tayo sa seaweed, kabayan. Nabanggit ko po ito, kabayan ko, sapagkat marami po ang nagtatanong sa atin. At kung talagang tutusin sa seaweed, sobrang layo na po nila, kabayan ko. For food items at for export, sila po ay talagang nauuna. Bukod dun sa mga binanggit natin, ang kimchi, kabayan, lahat halos ng bahay sa kanila, may mga tapayan, nakita po natin na may kimchi. Kaya export item na po ang nasabing produkto. Well, sa seaweeds, dami sa Pilipinas, kabayan, kahit saan tayo magpunta, sa archipelago area po ng Pilipinas, kabayan,
makakakita po tayo ng mga seaweeds at kaya po nating magparami, nutritious at okay pang pang-export, kabayan. At daming taon na ang nakunan po ng ating alamin ng mga bagay na ito, pero sa umpisa lang tapos nawala na po. Nang magtanong po kami, sabi, tapos na raw yung proyekto. Nakalulungkot, kabayan. Kung meron man, hindi dapat ito ay pansamantala lamang. Kinakailangan bigyan po natin ng suporta at kinakailangan, kabayan, maging national item po ang mga produktong atin pong binabanggit, kabayan. Ang isang klase po ng Gracillaria, kabayan, seaweeds, ano po? Damong dagat. Sabi po ni Rafi Guerrero III, hindi lang sa dagat pwedeng paramihin, kung hindi, kahit sa mga fish pond, kabayan, kasama ng bangus, hipon at marami pang ibang alagain. Sabi nga ng mga expert, kayang mag-produce ng, sabi po ito ni Director Rafi Guerrero, 14 na tonelada kada taon per hektar, kabayan. Naku, napakarami po nito. Sabihin na po natin 5 tonelada na lamang po kilo. 5,000 kilos na lang ang makuha po natin. E bawat, kung bawat pamilya, bawat bahay, kabayan, magpuproduce, abay, makakakompetensya po tayo. Ano? At sabi nga po ni Rafi Guerrero, kabayan, pakulo lamang, may gulaman ka na, jelly, kabayan. Alam po ba ninyo, kabayan, laking volume po ng jelly sa Pilipinas, imported po. Inaangkat pa natin ay, nako, dapat siliping itong mabuti ng ating mga dalubhasa at ng ating mga nasa gobyerno, kabayan, sapagkat kung talagang tutusin, makapagbibigay po tayo ng maraming hanap buhay sa mga kababayan po natin, hindi lamang sa fishery sector, kung hindi sa agricultural sector, kabayan. Gising po tayo, kabayan, sa mga sandaling ito. Dapat isentro po natin lahat sa mga produktong meron po sa Pilipinas. Tapos processing for local consumption at export, kabayan. At sa palagay ko, gaganda po ang takbo sa Pilipinas. Ang nangyayari ngayon, kabayan ko, nakakatituloy ang ulo ko, kabayan. Ang nangyayari ngayon, kapag nakikita po natin yung mga produkto, sasayang lamang, hanggang kusina na lamang, hanggang doon sa paminggalan na lamang, at pwede naman nating ito ay iluwas, maging export item po, kabayan. Kaya gising po tayo. Gayahin natin ang Korea, o kaya observe po tayo sa kanilang development doon sa larangan po ng agri-fishery sector, kabayan. Okay, napag-uusapan po ang Gracillaria seaweeds, kabayan. Munti po nating balikan ang mga kinunan po ng ating palatuntun ng ating alamin. Nung matanong ko nga, yung mga nakausap ko, halos wala na rin po doon. Ano po? Pero ito po ang isang magandang halimbawa kung bakit ito po ay pinapakinabangan at magbibigay ng pakinabang sa marami po nating mga kababayan na nahihilig sa larangan po ng pangisdaan at pangingisda. Panoorin po ninyo ang Gracillaria Seaweeds Production, kabayan. Okay, balik po tayo muli sa ating palatuntun ng ating alamin, kabayan. Ang nakikita po ninyo, yung po mga tinanim po nila na tumutubo ng Gracillaria seaweeds, ano po, na sa ngayon ay hawak po nila at tatanungin natin si Roger. Roger, ay kasandali, mga ilang ano pa, mga ilang araw, ilang linggo bago nila maani ang nasabing laman? Pwede na pong harvestin yan, sir. Ito. Pwede na po na, ganyan lang po siya kalalaki dapat na harvest kasi paghaba po pa yan, pag maalon, matatanggal na po siya. Mga ano-anong indikasyon, palatandaan para ito ay pwede na nating anihin? Makikita naman po namin, sir, kasi po, tinitignan po kanyan, kung malalaki na po sila, pag ganyan na po kahaba. Yun, yung hawak ni Mrs. Buado. Yun. Pwede na po siyang harbisin po yan. Ganon. Yung hawak ng nakapuna nating kabayan, at saka kay Mrs., ano, mga ilang kilo yan kung tutuusin natin ang makukuha? Pag sa press niyan, sir, mga ano na po yan, mga 5 kilo mahigit lang po yan. Yan. Opo. Pagka, ano, pagkatuyo? Pagkatuyo po, mga kwan lang po siya, 1/2 grams, 500 grams. 500 grams lang? Nawala yung ano? Opo. Nawala yung marami? Mas mabigat po siya pag sa riba pa. Eh, yung kanina, yung, pakitaas mo yan, ma'am, may taas mo yan, ano yan? Mga ilan yung makukuha na yan? Sa isang tali po kasi dyan, yung isang yung bilog-bilog na yun, ano? Opo. Yun, ano? Opo.
Lahat po 'yon mga nasa 10 mga ganun din po siguro, mga 5 kilo rin po siguro diyan. Hindi po siguro sila nagkakalayo po. Ibig sabihin, kaya pala bilog-bilog na ganun, nakasilid sa ano, sa net. Sa net po 'yan, nakalagay po sa net po 'yan. Pag lalabas na po yung pinakadulo niya, doon lang po kami magkakat sa may net. Sa labas lang. Opo. Kasi yung sa loob po 'yan, yung parang ano niya rin po katawan niya. 'Yun ang talus ano. Opo, opo 'yun po. At yung mga ano, yung mga basyo ng suka, ano yan? Ano yan, panlutang lang yan. Panlutang lang po siya para alam yung mga mangingisda po kasi na iba, baka hindi po nila alam na may project pura opo dito. Baka madaanan po nila yung mga bakal po masusugat pa po sila. Kaya ina-advisean po rin namin sila na ilayo. Lumayo po sila diyan kasi may project po kami diyan. Baka maano kayo sa bakal, matisod kayo sa bakal, masusugat po sila. Okay, itong mga nakalubog na ano to, tali, lubid o ano? Tali po yan, sir. Yan nakatanim. Opo. Okay. Sir, ito bang technology? Di ba sa inyo nang galing ang technology? Na-develop ng DMMSU, funded by Picard. Ibig sabihin, yung mga expert ninyo, yung mga nasa fishery sector, marine, develop ng technology? Hindi po Picard ang nagde-develop yan. Kami lang nagpa-fund. Then the implementing agencies, sila ang nag-research at nagsaliksik para alamin yung buong technology na yan. How do you determine the amount that you would give them sa isang proyekto, halimbawa sa seaweeds? Anong magiging batayan natin? Dahil nga ano lamang tayo, ang gusto lang natin magawa ay patunayan yung technology behind itong practices na to. Karaniwan mga nasa 2 hanggang 5 million ang pwede naming ano. And for how many months or years period na gagamitin ang pot? Kung ang project ay madaling yung tinatawag natin na cycle o kaya season ay maikli lamang, mga 2 taon ay po pwede na. And after the 2-year period, will there be an extension or shall we say additional plus the requirements funding na ibibigay kayo? Depende doon sa resulta ng project. So, kung halimbawa yung project ay medyo equipment intensive, pwede namin i-refer sa ibang projects ng DOS tulad ng setup. Ngayon kung yung project naman ay hindi, depende sa needs rin ng project. Halimbawa sila, kailangan nila ng tulong sa marketing. Pwede namin sila tulungan through another module na tinatawag namin Technomart. So, ang focus naman nun ay value addition tsaka marketing. Okay. And like for example, if the government, national government for example, or the local government units became interested in at gusto nilang palawakin ito, papasok pa rin ba ang Picard dito? Diyan papasok yung ating policy development. Ah, so, para hindi tayo pasulput-sulput na gagawa dito, gagawa dyan, kailangan merong kautusan na nagsasabi na ito yung project natin, ito yung suporta na kailangan bigay ng kinaukulan na ahensya ng gobyerno. So it becomes either a national national program or local program. Tama po yun. Okay, bayan ko, nasisiyahan ka naman, Roger. Okay. At papayag ka na kapag nagasta rito, magkano ginasta nyo rito? Hindi ko po alam, sir. Hindi kayo gumasta, no? Papayag ka ba na kapag binigyan ka ng 1 milyon ng gobyerno, magtatanim ka ng marami? Opo, magtatanim po. Okay, kabayan ko, Roger Buado. Rogelio Buado, sir. Rogelio Buado, kabayan, at saka si Ding Agustin Antonio Ramos, the fifth. Ano po? Nakasama po natin sa ating palatuntun ng ating alamin. Dito po tayo sa Barangay Rambon. Okay, kabayan. Nako, yan, nakita po ninyo yung mga nasa gobyerno, kagaya po sa DOST at saka sa agriculture, kabayan, no? Pakinggan po ninyong mabuti. Yan po ay makapagbibigay ng maraming hanap buhay at negosyo at kita sa marami pong Pilipino kung bibigyan po natin ng matamang pansin. Sabi nga po nung kausap kanina, no? Tapos na raw yung proyekto, kaya iisip po sila ng mga module. Hindi dapat ganyan, kinakailangan, halimbawa sa seaweeds, kabayan, meron tayong national program tungkol po sa seaweeds. Pagkatapos, yan po gawin natin from research, production, sa processing, at saka sa consumption, at saka sa export marketing, kabayan. Yan,
pagsama-samahin po natin lahat po niya. Kinakailangan tulong-tulong tayo. Tingnan po ninyo ang Korea. Ang Korea, kabayan, ho, nakaihingit, nakalulungkot, kabayan. E tayo po, kabayan, hanggang umpisa lamang po tayo. Eh, sana naman, huwag naman kayo magagalit. Ano po, marami talagang mga proyekto na nakikita po ang Ating Alamin sa umpisa. Pagkatapos, pag binabalikan po natin, wala na, tapos na raw yung proyekto. Kung nakikinig sa atin yung ating mga dalubasa, sikapin po ninyo na mapaghandaan po natin mabuti at pagandahin po natin, palakihin po natin. Hindi lamang sa Seaweeds, kabayan, kung hindi sa iba't ibang klaseng proyekto na pwedeng pagkakitaan at pakapagbigay po ng hanap buhay at maraming kita sa marami po nating mga kababayan. Tingnan po ninyo yung Seaweeds, o Gracillaria, ginagawang gulaman, ginagawa po, pinaprocess, pinatutuyo, pagkatapos hinahalo sa pagluluto, kabayan ko. At makikita po ninyo sa mga supermarket, sa SNR, banggitin natin ako, baka makalibre ako sa SNR. Ano? Hindi po, hindi ka pa pwede maglibre dyan sapagkat may membership dyan. Okay, nakikita po natin napakaraming seaweeds po, kabayan ko, na pwede pong mabili po ninyo sa iba't ibang mga yung bang itsura, kabayan ko. At makapagbibigay ng kasiyahan sa inyo kapag ito po ay niluluto. Ito pala yung ginagawa nating gulaman, kabayan. Ano, may mga jelly. Ini-import na rin natin, kabayan ko. Kaya ito po, pag-aralan po ninyo. Nananawagan po tayo sa mga kinaukulan. Huwag naman po kayong magagalit. Ano po? Ang tamaan, huwag magagalit, kabayan, sapagkat tayo po ay nagbibigay lamang po ng payo para po magpaganda, mapaganda po natin ang ating kabuhayan at kinabukasan sa Pilipinas. Napakayaman po ng Pilipinas, kabayan. Sabi nga po ni Dr. Rafi, hindi lamang po sa La Union, kundi sa Central Luzon, pwede po sa Bicol, pwede po sa Kabisayan, pwede po sa Mindanao, at kapag ka, yan, 14 tons per hectare, kabayan, ang pwedeng i-produce ng Gracillaria seaweeds, at siguradong makapagbibigay po ng kita sa maraming tao, kabayan po. At yan po ay ating nailalagay sa palatuntunan ng Ating Alamin. Sa susunod naming pagkikita, kabayan, si Dr. Rafi, ano po, pag-uusayan po natin yung link namin, baka makausap po natin, daragdagan po natin ang ating po mga pinag-usapan. Okay, kabayan, sa ngalan po ni Dr. Rafi Guerrero at ang inyong lingkod ka Gerry Jeronimo, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nakaugnay natin tungkol po sa Gracillaria seaweeds, kabayan, na ating pong pinuntahan sa Don Mariano Marcos Memorial University, kabayan. Okay, ang inyong lingkod, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang Gracillaria seaweeds ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang Ating Alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and God bless sa buong sambayanang Pilipino.